Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay July 6, 2021 at medyo profit taking muna tayo sa ngayon. So hindi natin kinaya yung papunta sa 7,100. Ang ganda sana ng opening natin kasi nagkaroon po tayo ng gap up sa opening naman. Kaya lang, nagtuloy, nagkaroon po tayo ng profit taking. So nag-close tayo below 7,000 level, 6,992. So ngayon, i-retest natin yung ating mga support dito sa bandang taas na area or malapit dito sa ating MA9. So nag-loss po yung ating index ng negative 0.62% naman. Ayan. So medyo may lumabas sa foreigners, negative 37 million yung nakita natin sa kanya kanina. Pero okay lang yan. So kasama sa trading natin, lalabas talaga yung foreigners natin kasi maganda nga po yung ginalaw natin for the day naman. So nag-profit taking muna sila. So kung related sa mga bad news ang hinahanap natin, wala namang masyadong bad news dito sa ating market. Meron tayong mga article na babasahin mamaya. Pero tingin natin is mostly profit taking po yung nangyari dito sa ating market naman. Okay? So pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So finally, naka-breakout si ASN natin sa 8.5. Si dito nag-green kaninang umaga. So tingin natin yung closing niya kanina. BHI, so breakout yata to. So maganda, more than 9% yung nakita ko sa kanya. CHP, breakout din. Tapos malaki yung volume. And then sinaw, so natuloy na yung pag-correct niya. Nag-close the gap po siya. So not so good para kay now. Converge, meron siya nilabas na disclosure. So mukhang nakatulong yung galawan niya kanina. So, although parang hindi natuloy yung breakout niya. And then si MWhite natin, so maraming tataka. Bakit biglang nagkabusan sa kanya? So nag-fill the gap itong si MWhite naman natin. And then pag-usapan natin ng konti yung ating PSCI index naman. Okay, so kung bago ka lang guys dito sa ating trading channel, huwag mong kalimutang basahin po yung ating pinaka-disclaimer. So sabi natin, personal study lang po ito sa market at yung decision ng pag-buy, pag-sell or pag-hold po ng mga stocks is nasa sa inyo po yan kasi meron pong risk na involved. So sabi natin, due diligence, aralin po natin yung mga stocks na ito, pinag-aaral natin dito and then mag-research ka pa para makita mo kung tama ba na ganyan yung gagawin mo sa kanya. So, nakadepende po sa'yo yung mga decisions po dito sa ating stock investing or trading po. Okay? So, as usual guys, kung bago ka dito sa ating trading channel, so, huwag mong kalimutang subscribe ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. So, sabi ko nga sa inyo guys, for this month is bukas yung ating membership. So, meron tayong join button dito. Pag nag-join ka po dito, i-message mo ako sa aking Facebook account para maisama kita sa ating trading community naman. Or, sabi ko nga, kung gusto mo mag-aral lang naman, pwede naman. So, nandito naman, meron tayong mga daily upload sa kanya. So, pag meron tayong time, nag-upload nga po tayo dito sa ating vlog. Meron tayong mga company reviews. So, ang daming mga news kanina na lumabas. Si FLI, di ba? So, okay niya tayo yung regulator approval para sa kanya REITs. So, pag-aralan natin yan. Meron na tayong video sa kanya dito eh. So, initially, meron na akong nilagay dito. So, mamaya i-update ko to. And then, yung ating mga profit or loss section. So, mga sample trades to guys kung naghahanap ka ng mga sample trades. Basic indicators, technical analysis. So, yan lang naman ginagamit natin para makita natin yung direction ng ating market. Risk management. So, kailangan po natin to. Tingnan mo, nagkabuhusan, di ba? So, dun sa mga ibang stocks natin. So, kailangan, medyo timing din yung gagawin mo sa kanya. And then, pag ayaw talaga, so wala tayong magagawa, kailangan natin magkaroon ng risk management. And then, sabi ko sa inyo guys, follow mo ako dito sa ating crypto channel. So, dito, maglalagay tayo ng mga informations about sa cryptocurrency. So, kanina, tinignan ko yung ating cryptocurrency. So, halos itouch niya yung ating 36,000 level dun sa ating Bitcoin. Pero ngayon, medyo nagkakaroon na naman siya ng profit taking. So, talagang nahihirapan siyang lumabas above ng ating 35K level naman. So, antayin mo na lang po yung mga updates. And then, follow mo ako sa aking social media dito sa ating Facebook account na Palawi Trader. So, naka-update tayo kung meron tayong bagong mga informations. Yung ating Facebook page, so ganun din po, all related po sa stock market. And then, ngayon is marami tayong na-retweet na news dito po sa ating Twitter account. So, Sinaconverge, yung ating daily cases. So, kaya ang tataka ako bakit negative yung yung ating market, nagkaroon profit taking. Pero tignan mo yung ating COVID cases sa kanya, nasa 4,114 lang. So actually, nag-improve yung ating COVID cases. So ICT, meron tayong news. Converge, medyo madami tayong nakita. And then ito yung sinasabi ko sa inyo, ICFLI, meron na siyang regulatory approval
So pag-aralan siguro natin naman yung fundamentals niya after nung pinaka basic. So yung price niya is meron siyang 14.9 billion IPO. So nasa 8 pesos yata tong si FLI. Click niyo na lang to pag meron kayong link dito. At makita niyo yung details sa news naman natin sa kanya. Ito meron din si Ma'am Doris Dumlao. SMC, so maganda to sa bottom line ni SMC guys, ah. So mag-open na po yung ating Skyway 3 and then meron siyang toll fee. So kikita itong si SMC natin sa kanya. Okay? So yun po yung mga na-retweets natin. Marami pa dyan. So pasada mo na lang. At then sabi ko sa inyo guys, kung gusto mo na ang trading community, meron kang mga kasama dito sa ating trading, kasama mo ako nag-trade dito sa ating stock market, is mag-join ka po dito sa ating membership level dito sa ating Patreon account. So, nag-guide ako ng mga kasama natin na traders or kung gusto mo din, mga lectures para ma-improve yung performance natin dito sa ating market exercises. Meron pa tayo dito. Tingnan mo na lang kung gusto mo ng guide, especially kung medyo nalilito ka pa dito sa ating stock market naman. Okay? So, yun po yung ating mga plugins sa kanya. So, tingin tayo dito sa ating to trade Asia Prime. So, refresh ko siya. So, pag nakita mo siya, yung ating mga overall index information, pabagsak siya guys. Nakita mo to, di ba? So, nagkaroon kasi tayo ng gap up and then suddenly, dire-diretso na profit taking po yung ginawa dito sa ating market hanggang sa magkaroon tayo ng loss na negative 0.62%. So, medyo manipis din yung ating traded value. Umabot lang tayo ng 4.91 billion and then makita mo, service sector lang po yung maganda po dito sa ating market. Ang pinaka medyo nadali is si property natin. So meron siya negative 1.03%. So makita mo, yung ating mga gainers is kokonti. Mas marami po yung mga losers dito sa ating mga blue chips naman. So literal profit taking day po Tuesday yung nangyari po dito sa ating market naman. So ang winners natin si Robinsons, meron siya yata news. Kokonect daw siya sa LRT2 yung kanyang mall, si DMC pala related dun sa ating LRT2 kaya siya tumataas sa mga previous days naman natin. Pero ngayon is nag profit taking po siya. So yung mga foreigners nanood lang, maliit lang naman guys yung net foreign value, kaya hindi rin ako masyadong kabado kahit nag-drop yung market natin, kasi negative 37 million lang po yung mga lumabas na foreigners. So hindi sila masyadong nag-participate, nanonood lang po sila. Kasi 25% lang siya. And then, pinakamarami po is yung ating mga local traders at investors. So, yun nga, profit-taking day po yung nangyari ngayong araw na to. So, ang ganda sana na market natin kanina. Kaya nga lang, binawian po siya for the whole day of trading natin. So, tingin tayo sa ating chart. Tingnan natin yung kanyang itsura. So, yung pinakamataas natin sa kanya, opening is gap up kagad tayo, di ba? Umabot tayo ng 7,064. So, akala ko aabot ng 7,100. Pero yun nga, unti-unti, nagkaroon po ng profit taking naman sa kanya. So, anyway, overall picture pa rin naman is uptrend pa rin naman itong ating market. At as long na nakikita natin na nami-maintain niya yung trend niya, is bullish pa rin naman tayo dito sa ating PSE index. So pwede siyang mag-subside habang naghahanap siya ng support. Pero ang kailangan retest natin na medyo malakas para mag-stay above 7,000 level is dito sa around 6,970 level naman natin. Or yung ginuguit natin trend lines or dito sa ating MA9 naman sa kanya. So medyo bumalik ko yung ating RSI indicator at parang gusto bumaba ng ating MACD indicator naman sa kanya. So hopefully bukas rebound tayo, kasi wala naman tayo masyado nakitang sobrang negative news. Di ba yung ating COVID cases nga sa kanya, pabagsak pa rin. So kahapon 5,451 and then kanina yung nakita natin dito sa ating Twitter is meron lang tayong 4,114 cases naman sa kanya. So sustainable, so okay yan. And then 'di ba kahapon marami tayong mga good news sa mga travel easing ng travel restrictions naman natin. So tingnan natin yung meron ako nakita tatlong news related dito sa ating Philippine environment. So siguro ito, or tingnan natin mamaya yung global market kasi namula din naman siya. Ang madalas kong mabasa sa mga newspapers for the past few days, yung ating Philippine debt hits record 11 trillion. So, laki kasi ng mga inutang ng ating government para sa pandemic response natin. So, yung mga bayanihan natin sa kanya. So, mga utang po yung mga kinuha po ng ating government naman. So, 11 trillion. So, divide mo yan sa more than 100 million. So, yun po yung utang ng isa sa mga
bawat Pilipino po sa Pilipinas naman. Ayan. So anyway, sana makatulong to kasi ang ibang purpose naman kasi ng mga utang na to is i-revive yung economy natin. So hopefully magamit po na maayos ng ating government naman. So negative news kasi debt, utang po ng ating government. And then, ito sana yung ano eh, sasabihin ko na good catalyst, bakit yung index natin biglang nag-gap up nung opening naman. So ang ating inflation kasi medyo bumaba. So actually, in-expect nila is mataas above 4.3%. Pero yung data nila sa June is umabot tayo ng 4.1%. Yung range na tinitignan nila last time is 3.hindi ko mahanap dito, pero nakalagay kanina, nabasa ko doon sa iba, 3.7 to 4.5 yung inaabangan po nila na pinaka-result ng ating inflation, pero mas mababa nga siya. Kaya ito sana yung sasabihin ko na reason bakit maganda yung ating market, pero no-profit taking naman siya. So anyway, hopefully for the coming few days, makita nila to at then makatulong po sa sentiment. Tapos isa pang negative news na madalas ding makita natin dito sa ating mga newspaper, so hanggang sa ngayon, ilang araw ko na nakita to, is slow pace of COVID-19 jobs dims Philippine growth outlook naman. So pero di ba sinabi naman na ng ating NEDA secretary is pwede tayong umabot ng more than 5% na GDP for this year naman. So anyway, pwede niyong basahin to kasi mas mababa yata yung pino-forecast ng ating mga research economy. So ang sabi dito, Japan Center for Economic Research is slash its gross forecast to 4.3% for 2021 from its earlier 5.2%. projection naman. Ayan. So, pwede rin makahila sa sentiment po ng ating market naman. Okay? So, tingin tayo sa global market. So, magbubukas na yung ating US market after ng Independence Day celebration po nila. So, parang magdi-negative sila kasi makita mo yung ating futures. Medyo namumula-mula siya. So, last time is green siya. Pero, makita mo yon mapula sa European market. So, sinusunod naman niya madalas yung ating US market indices. And then, makita mo, dito sa bandang Asia, marami pong mapula. So, hindi naman siguro isolated lang sa Pilipinas yung pag-drop ng index natin. Kasi pag tinignan mo, merong green saka red, pero mas, parang mas marami yung mapula dito po sa ating Asian indices naman sa kanya. So, parang sumabay din naman tayo sa kanila, di ba? So, bukas na lang, tignan mo po natin, hopefully, yung ating nakikita dito sa ating chart, dito sa ating index is makarecover nga po yung ating market bukas naman. Kasi wala namang masyadong negative news. Yung COVID cases nga po natin sa kanya is pabagsak din po yung ating numbers naman sa kanya. Okay? So, yun po yung overall assessment natin dito sa ating market. Si cryptocurrency pala, nakalimutan ko, meron siyang, ito, sinasabi ko sa inyo, 34,000 yung pinaka value natin sa kanya sa ngayon. So, naglo-loss siya, negative 0.2%. And then the rest, pag, alam mo naman, pag namula itong si Bitcoin natin, so ganyan din. Halos mapula din lahat ng mga nakikita natin dito sa ating mga cryptocurrency. Pero nag-up na ulit to, di ba? So, nung huli nating review sa kanya is nasa 30K lang to o 32K. So, naglalaro na lang siya, 30K papuntang 35K. Kahapon is more than 35K. Itong si Bitcoin cryptocurrency naman natin. Okay? So, tingin tayo sa ating mga trending stocks. Pag-usapan natin. So, finally, sabi natin guys, ASEN. So, naka-breakout na siya doon sa matagal na resistance sa atin, 8.5. So, pwede na ba yung naka-save sa akin dyan, 9.3 na pinaka-TP area natin sa kanya. So, anyway, good news. Kasi naka-breakout tayo sa 8.5, yung area na hindi natin mabutas-butas last time. And then ngayon, pwede na ating taasan yung ano, pinaka-resistance natin sa kanya. So, maganda yung ano, naging swing ng ating RSI. So, makita mo naman, uptrend yung direction. Plus, although meron tayong volume, pag tinitignan ko yung volume niya dito sa transaction, galeta, tignan natin siya. Parang net foreign selling tayo eh. So, meron tayong nakita sa kanya, negative 13 million. So, medyo malaki din yung lumabas dito kay ASEN. Sino kaya madalas lumabas sa kanya? So, ang seller natin is si Call at saka si CitySec. So, sila kaya yung ano, nambuhos dito sa ating ASEN, negative 13 million, or si PEP natin kasi 97% ng volume niya is lumabas nga po siya. So, yung pinaka-sumalo sa kanya, si Call at saka si CitySec,
Pero nandito si ano guys, oh, tingnan mo. Si Credit Suisse, Swiss pala. And then si CLSA po natin is nandiyan po na tumutulong po para hindi po bumagsak yung price action nitong si ASN. So wala pa rin naman tayong guys balita. Sabi ko sa inyo, kung accepted na ba sa blue chip itong si ASN. So abangan na lang po natin, pero sa ngayon, price action muna. Maganda po yung kanyang kinalaw. So tinutuloy niya po yung ating bagong uptrend na trading channel. So yan na siguro. Malamang ito na yung gustong direction po nitong si ASN kasi nagkaroon na nga tayo ng support dito sa around 8.2 level. At then nagkaroon pa tayo ng breakout above 8.5 pesos naman. So meron tayong news sa kanya. Siguro nakatulong din sa sentiment. AC Energy Units Diesel Plant allowed to connect to grid. Ayan, so kumbaga additional income na naman to para kay AC Energy natin, di ba? So the energy regulator has given the green light for the unit of Ayala-led AC Energy Corp to connect its 300 megawatt modular diesel power plant in Rizal Province to the Luzon grid. Ayan, so makakatulong sa kakulangan po ng energy sa Pilipinas, di ba? Lagi may brownout minsan. So, makakatulong din sa business po nitong si AC Energy naman natin. So, based dito sa kanyang performance, meron siyang gain. Okay din, 2.72%. So, medyo maganda yan. So, finally, meron na tayong aabangan kung aabot po ng 9 pesos itong si ASN naman natin. So, yung 9.3, siguro after na natin ma-break, yung 9 peso na psychological resistance po nitong si ASN naman natin. So, maganda yung ginalaw ng ating MACD. Malapit na siyang magkaroon ng breakout or rather, nagbago na yung shift na yung direction niya from downtrend papuntang uptrend direction. Ganun din po yung ating mga indicators naman sa kanya. Ayan. So, hopefully, bukas, ituloy pa rin po ni ASN hanggang sa lumabas yung news kung sino-sino nga ba yung mga bago pong blue chips naman natin. So, July 6, so ilang linggo pa yung abangan siguro natin kasi August yung pinaka-official list po ng ating mga blue chips naman. Okay? So, congrats sa mga holders. Next, si Dito. Meron gain si Dito, no? Tingnan natin yung pinaka-performance niya. Wala akong makitang news sa guys sa Investa. 1.47% yung pinaka-gain niya. Meron siya net foreign is positive pero 21,000 lang. So si Call at saka si Abacus po yung ating main buyer and then si Call at saka si Bidoon naman yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So gain siya 1.47%. So ang nakikita ko lang doon sa ating social media sa Investagrams is mukhang may mahabang trend ng communication kaya nag-trending itong si Dito natin. So meron kasi nag-post doon, sell na daw yung si Dito natin. Yun yung nakalagay sa post ng isang kasama natin. Yung iba naman is dumidepensa. So syempre, depende naman kung ano yung goal mo sa kanya, short term or long term investor ka sa kanya. Pero sa ngayon, hopefully mag-survive itong si Dito natin at hindi na siya bumaba below ng established support natin dito sa 8.72. So, kumbaga, nagkaroon siya ng additional bounce ulit. Pero medyo hirap pa rin siya, guys, kasi nga, technical-wise, hindi pa rin tayo nakakalabas dito sa kanyang downtrend direction. And then, yung RSI natin is below pa rin naman ng ating RSI 50 level naman. So, kailangan niya ng volume, guys, ha, kasi wala masyadong volume itong si Dito natin. Wala pong magpo-post ng kanyang price action kung mahina po yung volume natin. So, naglalaro lang dito sa consolidation area yung ating pinaka-price action naman sa kanya. Okay, so wala na akong news na nakita sa kanya. Next po natin, isang winner of the day natin, itong si BHI. So, yung ating mga drawing sa kanya last time, andito pa rin. So, nagkaroon na siya ng breakout dito sa nilalagay ko sa kanya last time. Dito sa pinakamataas ng 0.14 level. And then ngayon, pwede ko nang tanggalin siguro yung support dito sa baba. And then, itutuloy niya. Mukhang itutuloy niya yung ating nilagay dito na price action direction. So maganda po yung ginalaw niya. So ang nakita ko na resistance na dito na sa bandang area na to. So malapit sa 0.16 level. Kasi kung susukatin mo, base lang dito sa trend lines. So dito yung guide ko sa kanya. Kung yung next trading strategy is mag-up siya, ito yung pinaka next resistance. Nasa 0.16 level. So maganda po yung ginalaw niya kasi ito yung hinahanap natin kay dito na wala sa kanya. So yung ating MACD, pataas po yung direction, RSI, ganun din. Plus meron tayong volume accumulation naman sa kanya. So talaga pinasok po ng mga traders itong si BHI naman natin. So tingnan natin yung kanyang ginalaw. Meron siyang 9.56% gain. So congrats sa mga holders.
negative 1.6 million net foreign selling. So si call at saka si SB equities yung mga nagtulak po ng price action, at saka si call at saka si BDO naman yung ating main seller naman sa kanya dito sa ating trading kay BHI naman natin. So last time, kaya pala bumagsak itong si ano, si BHI, hinahanap ko yung history niya last time. Nagbenta pala yung ano yung chairman yata natin sa kanya 0.13. So bago yung disclosure niya, ang sabi doon sa news ni Bilyonaryo, bago yung disclosure, yung meron siyang parang agreement with Enrique Razon, kung hindi ako nakakamali, dito sa kanyang property development sa bandang Cavite, bumili yung may-ari 0.10 cents or peso dito sa area na to. And then nagbenta siya 0.13 naman. Kaya nagkaroon tayo ng malakas na sell-off last time, pero nabuhay ulit siya. And then ngayon, isa sa mga winners natin kasi maganda po yung ginagalaw ng kanyang price action. And then yung projection natin sa kanya is maganda pa rin yung possible na pupunta nitong si BHI natin. So sakto lang pala yung ginuit natin, 0.16. Meron siya resistance dyan sa area naman na yan. Ayan. So congrats po dun sa mga holders natin. So kung na-hold mo siya for the past 2 weeks, is malaki na po yung ginalaw nitong si BHI naman natin. Okay? So next po natin si CHP. So nag-breakout din po siya with a volume si CHP natin. Pero si SSP natin, hindi natuloy yung ano, yung inaasahan natin na breakout after magkaroon niya ng malaking volume din. So anyway, si CHP, nagkaroon po siya ng breakout at 1.38. So sa umaga pa lang pala, tinulak na itong si CHP. So sa ngayon, ang immediate resistance is yung ating pinaka-peak sa kanya dito sa 1.46. Pero yung pinapakita niya, price action wise, maganda yung trading channel kasi parang uptrend po talaga itong si CHP natin after magkaroon siya ng correction dito sa ating downtrend direction naman sa kanya. So maganda yung ginagalaw ng kanyang RSI kasi always nandito sa positive level natin above RSI 50, merong volume. So tingnan natin bukas, hopefully mabasag niya yung ano, pinaka 1.5 resistance level sa kanya. So maganda rin yung ginagalaw po ng ating MACD formation kasi yun nga, maganda, pataas po yung direksyon ng ating MACD, lumusot ulit dito sa ibabaw ng ating red line naman. So ganda ng technicals nitong si CHP natin. So wala na ako nakitang news sa kanya guys maliban sa this newspaper natin July 5. So sabi dito kay inquirer.net, CMEX Philippines Laboratories continue to be Philippines only ISO IEC 17025 accredited by NATA naman. Ayan. So merong accreditation itong si CMEX Philippines naman natin. So tingnan natin bukas siguro kung ano yung ano, yung fundamentals nitong si CMEX. Hindi ko nasilip kung nag-improve yung ano, yung earnings po niya. Parang nasilip ko minsan, okay yata yung earnings po nitong si CHP natin. Tingnan ko sino yung mga nagpagalaw ng kanyang price action. Si Call at saka si FMS, yung ating main buyer. And then si Call at saka si ANA, yung pinaka main seller natin sa kanya. So gain siya, malaki din. 5.15%. Pero meron siyang net foreign selling is negative 3.9 million naman. Ayan. So yan po yung nakita natin na possible na next area, direction po nitong si CHP after ma-break yung 1.46, mga 1.5 na po yung titignan natin na level kung kayang i-break po nitong si CHP. Overall picture, very healthy siya kasi uptrend po yung direction niya. So congrats dun sa mga hindi na shakeout dito kasi halos mag-breakdown na siya last time. Matagal na rin since June pa itong price area na breakout po nitong si CHP naman natin. Okay? So next po natin si Now. So meron ako nakitang disclosure ba or news pala dito kay Now natin. So may mga nagpo-post. Meron tayong news dito kay inquirer.net. So ngayon to, July 6, 2021. So SG firm pumps $500 million into crucial fiber internet backbone project in the Philippines. So merong namumuhunan sa Pilipinas po para sa ating fiber internets. And then dito sa bandang baba, na-mention, ang sabi niya, itong si PFOCN kasi. So pwede nyo basahin to guys ha, para mas mag-gets nyo siya. So didiretso na lang ako dito. Nakalagay kasi dito, PFOCN said, it also does not have any local partners but confirm it had previously signed a memorandum of agreement with local telecoms license holder. Now Telecom naman. And then meron siyang mga coordination din dito with Smart Communications and
and Globe Telecom naman, the company's fiber network would also support the ongoing expansion of 5G dito sa ating dalawang telco players naman. Plus, ito nga, nagkakaroon ng speculations, ano ba yung rule ngayon ni Now Telecom para dito kay PFOCN naman natin na nag-invest ng $500 million. So, laki niyan, di ba? So, sabi, hindi daw napansin itong si Now naman natin. Pero, kung mabibase ka sa kanyang galawan, parang walang ano eh, walang sentiment sa kanya yung ating market kasi nag-loss nga siya negative 4.91%. So, wala din siyang masyadong foreign buying. So, si Call at saka si Abacus yung main seller o buyer. And then, si Call at saka si First Metrosec natin yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, pag tinignan mo yung kanyang chart, hindi maganda kasi yung pinag-usapan natin, nag-close the gap pa siya. So, sakto, nandito sa current support, 2.52. So, yung disclosure niya sa kanyang increased stake sa kanyang Now Telecom, nang ipit lang siya sa mga kasama natin. So, zukatin natin ha, dito sa pinakamataas, nag-drop na siya ng 20%. So, kung medyo impulsive ka na bumili last time sa kanyang opening, so, medyo malaki din yung ipit kay Now Corporation natin. Pero sabi natin, ugali niya yan, last time pa, na nagkakaroon siya ng mga disclosure sa kanyang Now Telecom, nagkakaroon siya ng mga spike, and then, for the next days, kinuklose niya din yung gap natin sa kanya. So, ngayon, nag-close na naman siya. So, not so good kasi may mga inipit po itong si Now Corporation naman natin. So, anyway, RSI is okay pa naman. Kaya nga lang, hindi maganda yung price action. And then, MACD is okay siya. Kasi nga, yung price natin, mas mataas pa rin as compared doon sa previous trading hold natin sa kanya last time na ginawa naman natin Securities and Exchange Commission sa kanya. So, ngayon, dahil ganyan, kailangan niya maghanap muna ng support eh. So, wala pang support. Baka mang shakeout siya. I-close pa niya yung gap dito pa sa bandang baba at 2.45. Ang maganda makita, mag-rebound siya. And then, saka tayo pwede maglagay na resistance level sa kanya. Kasi sa ngayon, wala pa siyang support eh. So, anyway, kung gusto mo ng support, pwede dyan. O resistance 2.66 or 2.65. Dito sa previous candle natin sa kanya, yan yung pinaka-immediate na resistance. Pero sa ngayon, yung sentiment na market, hindi maganda. So, tingnan mo muna bago mo siya pasukin based dun sa disclosure na yon, kung wala namang magandang price action pa sa ngayon, itong si Now naman natin. Okay? So, negative 4.91% yung ating drop sa kanya. Next, si Converge. So, ang daming news nitong si Converge natin. So, ang daming kong na-retweet sa kanya. Pero yung price action is okay, green naman siya. Actually, akala ko breakout na to kanina eh. So, hindi na naman siya natuloy. Pero, kahit na may mga inverted hammer yung nakita natin sa kanya, nandito lang naman sa area na to. And then yung, di ba, meron tayong dito drawing yata dito sa kanya last time. Medyo nakalabas na yung price action. So, mas maganda saan tignan kung yung close natin is solid candle. Sasabihin natin, breakout dito sa ating flag formation. Pero anyway, nandyan yung volume natin sa kanya. Tingnan natin kung meron ba siyang meron ba net foreign buying itong si Converge natin. Nag-gain naman siya, maliit nga lang, 0.89% net foreign siya. Negative 7.3 million. So, si Call at saka si Salisbury yung tumulong na mag-push ng price, pero ang nagbenta is si Regis natin, so mga foreigner yan. At saka si DBP, DWA naman sa kanya. So, ayaw pa pataasin itong si Converge natin. Pero based dito sa kanyang price action, so bullish pa rin tayo sa kanya guys kasi overall picture, uptrend naman itong si Converge natin, di ba? So yun nga lang, nagkakaroon siya ng flag formation sa ngayon. Ito yung ating flag sa kanya. Drawing ko lang para madali makita. Yung support natin sa kanya is dito sa around sa area na to. 21.8 siguro. And then ito yung ating flag formation sa kanya. Tingnan natin. Kung medyo mahina pa rin siya bukas, babalik siya dito sa loob ng ating flag. Pero pag malakas tayo is ibe-breakout niya itong level natin sa 23 peso level naman. So ilang araw na niyang tinatouch yung 23 pesos. So kung magtuloy-tuloy yan kasi meron siya mga good news, very good po yan kasi okay naman eh, nasa bullish side yung ating RSI. Plus meron naman siyang volume. So yun nga lang, binubuhusan siya ng konti ng ating mga foreigners naman. So yung mga news na nakita natin, so yung disclosure na to, Converge to amp up network backbone speed by deploying first 800G technology in Philippines. So hindi ko rin alam yung mga nagtatanong kanina, ano ba tong 800G technology? So research na lang po natin siya. Pero ang sabi niya dito,
meron siyang existing 400 gigabit per second to 800 gigabit per second dito sa kanyang data transmission capacity naman. So anyway, pag binasa mo to, parang ibig sabihin mas maraming ma-accommodate po na ano na subscribers po itong si Converge natin. So pwede siya mag-increase ng capacity. So ito siguro yung ating tinatawag nila na 800G technology kasi 800 gigabits per second po yung ating bandwidth naman sa kanya. Pero good yan guys ha, kasi nag-increase ng capacity. Tapos, di ba yung ating internet backbone sa Visayas sa Mindanao, tapos na ni Converge. So in the future, maganda po yung nakikita natin kay Converge ICT. So eto nga, kung gusto mo ng mas explanation sa kanya, galing kay Philstar natin, Converge to double data transfer capacity to boost download speed naman. So, and ang sabi nila, 30 movies ba in ilang seconds ba yung kayang i-download nitong si Converge natin. So, sobrang bilis po yung ating internet speed naman sa kanya. So, anyway, malakas yung demand sa internet. So, magiging maganda po na catalyst para kay Converge to para ipagpatuloy po niya yung ating price action naman sa kanya. So, anyway, bullish tayo kay Converge kasi maganda po yung ano, pinapakita ng ating mga price action. Plus, yung mga earnings niya, wala nga lang tayo letter E dito para makita kung ilan. Pero maganda po yung earnings nitong si Converge natin for the last quarter naman. And then lastly, si Megawide. So maraming tatanong, bakit binuhusan itong si Megawide? So di rin natin alam. Pero based dito sa kanyang transaction, meron naman siyang positive 475,000 net foreign buying. Pero medyo malakas po, negative 4.95% yung ating buo sa kanya. Si Call at saka si FMS yung ating main buyer. And then si Maybank at saka si Call yung nabuhos po dito kay Megawide naman natin. So tingin tayo sa kanyang price action. So ang in-expect ko lang sa kanya kanina kasi strong naman yung volume natin for the last 2 days. Kasi medyo mahina na siya eh, di ba? Nagkaroon siya ng high up to 7.47 pero hindi niya kinaya. So babalik tayo dito sa loob ng ating area kung saan before ng ating breakout naman sa kanya kasi failed breakout po yung nangyari kay Megawide. So anyway, tingnan bukas kung babalik yung mga traders pero sa ngayon, medyo pessimistic yung tingin natin sa kanya kasi nga red candle plus medyo malaki po yung ating volume. So clean out the gap. Tingnan natin bukas kung magkaroon siya ng kasi nag-fill the gap na kung magkaroon naman siya ng rebound. Pero sa ngayon, dahil medyo binuhusan itong si Megawide, medyo hindi maganda yung sentiment natin sa kanya in the short term naman. Pero okay na sana, no? Kasi simula dito sa green candle natin, kung susukatin mo siya hanggang dito sa peak niya, umabot na siya ng halos 10% na galaw. Pero anyway, tingnan natin. Baka meron yung bad news na hindi naman natin alam. Kaya biglang binuhusan po itong si Megawide naman natin. Pero tiyatin, sabi nga natin, price action naman ang magde-decide kung ano yung next na move po nitong si Megawide naman natin. So okay pa rin naman yung MACD, yung RSI nga lang kasi ang laki ng bagsak. So ang ating guide sa kanya dito sa bandang baba, meron tayong ascending triangle. Baka consolidation muna itong si Megawide dito sa area na to. And then saka natin makikita kung i-break out niya ulit yung ating 7.2 level naman sa kanya. So medyo malaki din yung drop ni Megawide natin. Okay, so wala po tayong nakitang negative news naman sa kanya. Okay, so balik tayo dito sa ating PSCI. So bukas kaya, ganyan pa rin yung ating index. Nagli-lean naman ako, baka meron naman tayong rebound kasi yung nakita natin na drop, baka related lang dito sa Asian market. Kasi pagdating sa Philippine market natin, wala naman tayong nakitang sobrang negative news para i-drop po yung ating index. So tingin ko nga sa kanya, normal pullback, bigla kasing gap up. Tapos ng isang araw is magic closing tayo, di ba? Pinitik yung ating index. So tapos walang participation ng foreigners. Nandiyan lang sa side view lang, nanonood lang po yung ating mga foreigners. So expect, meron talagang correction na pwedeng mangyari naman sa kanya. Okay, pero overall picture is okay pa rin po yung ating market naman sa kanya. Okay, so yun lang bago tayo mag-close. As usual guys, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So open yung ating membership sa kanya guys ha. Yung ating cryptocurrency, follow mo lang ako dito. Yung ating Twitter account is i-follow mo din ako guys. At marami tayong nare-retweet dito ng mga information. So baka po makatulong ayun oh, halimbawa si ICT. So hindi natin alam kung anong epekto niyang bukas. Kasi maganda yung news na yan, si FLI. And then the rest po na nire-retweet naman natin sa kanya. And then sabi ko sa inyo guys, yung ating social media, Facebook, saka Facebook page, follow mo lang ako. And then dito po sa ating Patreon account. So kung gusto mo ng guide guys, open pa rin to.
So for this week and early next week, ibubukas pa rin natin siya after noon. August na po ulit yung ating opening naman sa ating Patreon. So check mo na lang kung ano po yung levels na appropriate para sa iyo naman. Okay? So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.